Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Magandang umaga sa mga kababayan natin na nandirito sa gitnang silangan. Kami po, ako at si Ustad Abdurrahim Bakit, yan, ay papunta sa Qasim University upang isagawa ang exam. Sapagkat ngayong araw po kami ay mayroong pagsusulit sa aming universidad. Ito yung panahon ng ano po, ng exam. At dito sa mundo, ano po, sa madrasa o sa mga university, ang ginagawa natin sa madrasa, sa university, tayo po ay nag-aaral, hindi po ba? Nag-aaral tayo. Pagkatapos natin dumaan sa pag-aaral, tayo po ay dadaan saan? Sa pagsusulit o mga exam. Ngunit sa buhay sa mundo, yung literal na buhay sa mundo, ang pag-aaral natin sa mundo, tayo po ay susubukan muna, dadaan sa mga pagsubok, dadaan sa mga pagsusulit, pagkatapos tayo ay matututo. Hindi po ba? Nakuha natin yung pagkakaiba? Ulitin natin. Sa eskwelahan, sa madrasa, tayo po ay nag-aaral. Okay? Nag-aaral. After natin matuto, after natin mag-aral, tayo po ay dadaan saan? Sa pagsusulit. At sa mundo naman na kung saan tayo ay umiiral, tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga suliranin sa buhay, pagkatapos tayo po ay natututo. Yun lamang ang gusto natin sabihin sa bago natin talakayin ang ibig sabihin ng Al-Kanud. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Nabasa ko kasi ito at gusto kong i-share o ibahagi sa mga kapatid natin kung anong ibig sabihin ng Al-Kanud. Ang ibig sabihin ng Al-Kanud, sinabi ni Sheikh Hassan Al-Basri rahimahullah. Ano ba Sheikh Hassan Al-Basri rahimahullah? Kawan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanud, siya yung tao na binibilang niya ang mga problema na dumaraan sa kanya. Binibilang niya yung mga problema na dumaraan sa kanya, ngunit kinakalimutan niya ang mga biyaya sa kanya ni Allah. So sa madaling salita mga kapatid, ito ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Mga pagsubok na dumarating sa kanya, halimbawa namatayan siya ng mahal sa buhay, nalugi siya sa kanyang negosyo, bumagsak ano po ang kanyang mga yan yung mga negosyo niya, tapos pineste ang kanyang mga pananim, ang kanyang asyenda, namatay ang kanyang mga alagang hayop sa sariling katawan, nagkaroon siya ng mga sakit. So binibilang niya yung mga problema sa kanya. Na binibilang niya yung mga problema na kanyang hinaharap. Samantalang ang mga biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga biyaya sa kanya ay kanyang kinakalimutan. Yan ang ibig sabihin ng kanud. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, tunay innal insan, tunay na ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Ang pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, tandaan natin, ay ang Islam. Kaya kapag ikaw ay isang Muslim, isang sumasampalataya sa nag-iisang Diyos, marapat ka magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong dila, pag-amin ng iyong puso, at pagsasabuhay ng iyong katawan. Maraming tao, mga kapatid, hindi nila na-appreciate ano po, ang kahalagahan ng Islam. Maraming biyaya sa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid na Muslim. Ngunit, hindi mo lamang ito kayang i-appreciate. Halimbawa na lamang ang biyaya ng iyong mata. May mga tao na bulag na hindi nakakita. Ang biyaya ng paghinga. No, sabihin natin, di ka makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit nakakain ka, nakakahinga ka ng maigi. Nagpasalamat ka kay Allah. Dahil yan ay biyaya. Pumunta ka sa ospital, may mga tao roon, napakaraming tao sa ospital na hindi makahinga ng maigi. Mga tao sa ospital na hindi makaupo ng maigi. Hindi ang may mga kapansanan sa ospital. Diba? Samantalang ikaw, nakikita mo yung video na ito, narinig mo yung sinasabi natin, kaya magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama mo yung mga magulang mo, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga asawa, yung mga anak, pamilya mo,
malakas ang iyong pangatawan, nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi, sino man anya ang datna ng umaga, siya ay ligtas sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, ano po, muafan fi jasadi, walang sakit, indahu kutu yaumihi, at meron siyang pagkain sa kanyang araw, pagkaan naman hizat lahu dunya bihazafiriha, para niya nang napanghawakan, napagmay-arian ang buong mundo. Bakit? Ang mga biyaya na ito, panatag ka sa iyong pamilya. Kasi may mga tao na dahil sa sobrang yaman nila o kilala, masyado silang kilala, hindi sila panatag sa kanilang pamilya. Paano hindi panatag? Yung anak niya kapag lalabas ng bahay, hindi pwedeng lumabas maliban na lamang na may mga bodyguard. Maliban na lamang na may mga tao, may camera. Ano po? Ganyan. Kasi hindi panatag. May mga tao naman na sa kanyang katawan, may sakit siya. Hindi siya muafa, hindi siya ligtas sa mga sakit. At hindi nakakain sa isang araw ng 3 beses o 2. Ibig sabihin, walang makain. Kapag tinatamasa mo yung 3 bagay na ito, ligtas ang iyong pamilya sa anumang kapahamakan, at ikaw ligtas sa sakit, at may pagkain ka sa loob ng isang araw, 3 beses sa isang araw o 2, ang mahalaga hindi ka nagugutom, pagkaan naman hizat lahu dunya. At dunya, pagkaan naman hizat lahu dunya, para niya nang napagmay-arian ang buong mundo. Kaya mga kapatid sa Islam, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah, ang ginabayang kanya sa Islam. Sapagkat sumasamba ka sa tunay na Diyos, ang lumikha sa iyo, ang dahilan kung bakit umiiral ka sa mundong ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may dagdag ka? Ustad Dr. Rahman Pagin? Ustad, mamaya tayo magdagdag, baka mabura yung nare-review ko. Papasok na kami sa aming university at papakita namin sa inyo. Ito yung ayun kasi university sa harap na ito, ginagawang building. Pagpunta namin dito sa Saudi way back 2014, nandiyan na yung building na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Hindi naman alam anong dahilan. At itong makikita ninyo na malaking gusali na yan, ayan mga kapatid, yan po ay hospital lamang yan ng Qasim University. Dito sa Saudi Arabia, ang lahat po ng mga universidad dito ay mayroong kanya-kanyang, mayroong kani-kanilang hospital. Opo, lahat ng university sa Saudi Arabia may kani-kanilang hospital. Yan, ganyang kalaki ang university rito. At libre po yung mga estudyante dyan. Yung nagpapalaser ka ng mata, halimbawa malabo yung mata mo, pwede kang pumunta dyan at libre. Sa salabin, eyeglass, libre po. X-ray, lahat libre po, nandyan. Pa-check up, kung may asawa ka, buntis, libre po dyan. At nandito, ayun na yun, Qasim University. Dito na yung aming paaralan ng aming universidad. Ayan. Nasa labas kami at papasok. Napapaligiran ang Qasim University ng mga dates. Ayan. Isama nyo po si Brother Hamza at si Ustad Abdurrahim Pagid. Ayan. Isama nyo po mga kapatid sa inyong panalangin na makapasa sa exam na yun. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sigat ng araw. At sa tabi ng aming eskwelahan, syempre, nandito ang Aramco. Aramco yan Pagid, no? Ayan yung Aramco. Sa tabi lang ng aming eskwelahan, ayan, Aramco po. Ang pagtataka ka rito sa Qasim University, subhanallah, napakalaki ng parking lot dito. Opo. Mamaya-maya maglalakad tayo. Ayan o, parking lot lang po yan. Yan, parking lot, napakalaki. Napakalawak. Siguro, mga 95% or 99% ata. Allah alam, basta lahat ng estudyante rito ng Arabo, may mga sakyan. Kaming mga Pilipino lamang yung wala eh. Itong gamit namin, kay ano to, Brother Ryan. Kapatid nating Chabacano, nabalik Islam, pinahiram sa amin.
Mashallah. Yung kapatid natin pala, Islam at Chabacano, napakabuting tao. Ayan, yung Qasim University nandyan. Papasok tayo dyan mamaya, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Ganyan po yung parking lot dito. Napakalaki. Ito ako yung gym natin. At yun yung gym naman dito. Ayan, nakita niyo yan. Gym. Meron dyan mga weights, mga swimming pool, ano yung tawag doon? Basketball court. Badminton, ano pa yun? Bowling ba yun? Bowling. May bowling dyan. At libre po ang estudyante dyan. Ito po. Libre po. Ayun naman, hindi ko alam anong building na yun sa dulo. Ayun, yung building na yan, hindi ko alam ano yan. Sabi, library daw, Allah alam. Pero hindi ko alam gano'ng katotoo. At yung park, syempre hindi tayo sa parking lot na. Napakalaki ng parking lot na to. Hindi tayo, lakad tayo ng konti. Bismillah. Papunta sa, lamig. Kita niya mga kapatid, yan yung gym. Yan. Yan yung gym dito sa Qasim University. Libre po yan sa lahat ng estudyante. Subhanallah. Ito na ba yung sa akin, pagid? Ito pa, no? Mashallah. Lamig. Ay, yung ano ko pala, pagid yung bag ko. Para ka, Rafik. Ano, sad? Ready ka na ba sa exam? Mashallah. Ha? Ready tayo. Ready na? Mashallah. Mashallah. Inshallah, makapasa kami. Bid nila. Napakaganda ng ng klima ngayon. Malamig. Alhamdulillah. Inshallah. Wa alaikumussalam. Rahmatullahi wa barakatuh. Sino to? Juhayna? Hindi po yung playground. Ano yun? Basketball court yun. May swimming pool. May gym. Yung club para sa taekwondo, karate do. Alhamdulillah. Ito para. Kita niyo mga kapatid, yan, parking lot lamang yan, oh. Ang laki, ang lawak ng parking lot, subhanallah. At ito na yung likuran ng Qasim University. Yan. La ilaha illallah. Mashallah, mashallah. Ayun. Ito yung sa taas, yung mga parkingan to ng mga teacher. Mga teacher or mga nagtatrabaho sa Qasim University. Maaga tayo pumasok ngayon. Anong aras na pagid? Anong aras na? 7:30, yung exam natin is 9 a.m. Pero maaga tayo pumasok para makapag-review pa rito. Aisha, salam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad lang, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nurjana, yes po, para sa kaalaman ng lahat, ang mga universidad dito sa Saudi Arabia, pag lalaki, lalaki lang. Babae, babae lang. Ayan o, mashallah.
Waalaikum salam kay Mariam Ali. Opo, pwede naman mag-hudge. Kahit last year, pwede naman mag-hudge. Ito yung ano po. Mashallah, ito. Ito yung A6 building siguro. A6 building, Allah alam. Ayan nakalagay yun. Kulito Sharia o Dirasat Islamia. Diyan kami, nagtapos ng pag-aaral ng bachelor. Yung Kulito Sharia, College of Sharia. College of Sharia and Islamic Studies. Masyadong ganda ng ano. Bulaklak. Ayun, makulay. Pero mas maganda 'yung sa abahe, eh. Yung violet pati pink. Pero ito maganda rin 'to. Masyaallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, kapatid na Jake. Masyaallah. Alaykum salam wa rahmatullahi kay Zain at kay Arnold. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasok tayo sa loob. At ito yung masjid dito sa ano. Sa university. Ito yung masjid. Yan. Bawat ano po, bawat college ay mayroong kanya-kanyang masjid or musalla. At ito naman po yung mapa. Ito yung mapa ng ano, ng mga iba't ibang lahi na nag-aaral dito sa Qasim University. Halimbawa ito, Pilipinas. Yan. Pilipinas. Yan yung mapa natin, di ba? Ano, Al-Philippine. Meron sa Malaysia, Singapore, Bangladesh, Australia, Indonesia, Somalian, Iran, Yemen, Oman, Kuwait, Hind, Tajikistan, China, Sin. Wala pang Korea actually. Korea pati ano? Ano yun? Yung Japan. At dito, syempre, libre yung charge. Charge ka ng cellphone, yan. Qasim University. Meron dito ano eh, malunggay itong. Mashallah. May malunggay dito sa ano, mashallah sa aming university. Ito, puno ng malunggay.
Ayan. Puro ng malunggay po yan. Puro ng malunggay. Ito yung Bangkraji. Ayan. Bangkraji. Yung universidad, yung Kasim University, nagbibigay ng sariling ATM para sa mga estudyante. Ayan. Dito galing. At binibigyan pa yung mga estudyante rito ng allowance monthly. At libre ticket naman, Saudi Airlines. Mula sa Kasim University sa mga estudyante rito. At ito yung mga sopa nila, tambayan. Halimbawa, break time or walang klase, ito, upo-upo ka dyan, relax, relax. Masyala. Gaganda ng mga upuan, pwedeng tambayan. Ayan o. Ganda ng tambayan, yung mga upuan, masyala. Pwede kang mag-lecture dyan eh. Yung mag-video. Yan. Masyaallah. Yung mga nag-aaral dito sa Kasim University ng doctorate. At masteral, ano pa ba, bachelor at Arabic language is ngayon ang final exam, ngayong araw ang start, kahapon pa ata eh, Allah alam, pero yung schedule ko kasi ngayon, ah, pwede rumamitas ng malunggay si Abdullah, pwede, libre yun. Inshallah, Abdullah, darating din yung ano mo, kabul mo. Inshallah, sabar lang. Assalamualaikum. Kanina po nakita niyo yung musalla, di ba? Kung saan nagsasala yung mga estudyante at mga sheikh. Dito, meron pa isang musalla rito. Prayer room. Ito pa. Yan o. Ayan, meron din dito. Yes, opo, dito din nag-aaral si Sheikh Ahmad Noor. Dito rin siya. Mga gustong bumili ng pagkain. Pero may bayad dyan, di libre yan.
Tulala. So, hanggang dito na lamang. Natour ko kayo kahit paano. Mahirap. Malaki to eh. Mahirap itour. Pero hanggang dito na lamang. At ako yung magre-review pa. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Opo, may ubo ako. Inuubo. Dahil gininaw nung nakaraan. Nung Friday. Assalamu alaikum po sa inyo lahat.